Lupang Hilunggo. Please subscribe and like and share. Ayan, welcome back ulit mga kababayan sa ating YouTube channel. At ito mga kababayan, meron na naman tayong balita ngayon mga kababayan. At ito ang ibabalita ko sa inyo. Itong gumawa na naman ng bagong issue itong mga DDCit vlogger para ibato sa ating mahal na Pangulo. Diba nakaraan lamang, nakaraang taon, sabi daw ni Maharlika, lalabas niya daw yung video kung saan ay gumagamit ang ating mahal na Pangulo. E natapos yung taong 2023, wala namang inilabas. So nito na namang Marso, naglabas na naman si Maharlika ng galing daw sa PIDEA na nasa drug list daw si Pangulong BBM. Hindi din umobra kasi puro edited. Makikita mong pike yung papel. Talagang inedit, mukhang galing sa rito. So hindi din umobra. So ngayon na naman, meron na naman silang balita dito mga kababayan na ibabato sa ating mahal na Pangulo. Ayon dito, 16 billion tagong yaman ng pamilya Marcos ibabalik na pero magiging tuta muna ng Estados Unidos. Tingnan nyo naman mga kababayan, ang talino talaga ng DDCit. Hindi umobra yung ano eh, hindi umobra yung PIDEA eh. Ngayon, eto na naman, tagong yaman daw ng pamilya Marcos. Wala namang ipinapakitang papilis, papel na nagpapatunay na meron talagang tagong yaman ang pamilya Marcos. Na sinasabi nito na ibabalik daw umano ng Estados Unidos kaya magpapatuta muna si Pangulong BBM sa Amerika. Sa bunganga lang naman ng gagaling, walang ipinapakita na patunay na meron nga yung sinasabi nilang 16 billion US dollar na yan na yaman ng pamilya Marcos. Hindi umobra eh. Hindi umobra yung PIDEA eh. Ngayon na naman, yaman na naman daw. Sabi talaga ito mga kababayan, nakakatuwa na talaga itong mga DDCit vlogger na to. Pagdating sa pera, ang gagaling nila. Sana naman ito sa mga paninira nila sa atin mahal na Pangulo. Minsan ba, mga kababayan, narinig natin si Pangulong BBM na bumato ng mga masasamang salita sa pamilya mga Duterte? Di ba wala? Ganon kalaki ang respeto ni Pangulong BBM sa pamilya Duterte. Tingnan nyo mga kababayan, kahit anong paninira na ginawa ni Duterte at ng mga supporters niya nito, tila na lang ba'y sugudin nila ang Malacanang at palitan na si Pangulong BBM? Wala silang naririnig na masasamang salita sa ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo, ipinagtatanggol pa nga si Pangulong Duterte ang ICC dito sa bansa. Kung si Lini Lubrido ang nanalo, pasok na yan, kulong na yan si Pangulong Duterte. Totoo yan mga kababayan. Kung si Lini Lubrido ang nanalo, kulong na yan si Pangulong Duterte. Pero, siyempre mga kababayan, may paninindigan ng ating mahal na Pangulo. Siyempre, kahihiyan din ng bansa natin kung mismo papasukin natin ang mambabatas ng ibang bansa dito sa bansa natin. Lalabas na parang mahina yung batas dito sa bansa natin, hindi kaya nating imbestigahan. Diba? May paninindigan lang ang ating mahal na Pangulo. Eto mga kababayan, balik tayo sa 16 billion US dollar na binabato na naman nila ngayon. Diba? So yan lang po mga kababayan. Ito ay isa na naman sa mga strategy ng mga DDCit vlogger kasi wala na silang maikukontent eh. Wala na silang maibang panira sa ating mahal na Pangulo, kundi ito na naman. Pag talagang may galit si Pangulong BBM, tingnan niyo yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Pumunta sa mga rally ng mga Duterte supporters at ang sinisigaw pababain ang ating mahal na Pangulo sa pwesto. Pumunta sa dun sa rally at maraming netizen ang nagalit dun. Kasi siyempre, ikaw ang pangalawang Pangulo. Tapos ang panawagan ng mga yan ay pababain si Pangulong BBM. May narinig ba si Vice President Sara Duterte na nagalit si Pangulong BBM? Dahil may respeto pa rin siya kay Vice President Sara Duterte. At gusto pa rin ni Pangulong BBM ang
Uniteam, pagkakaisa. Kasi mga kababayan, ayon ng ating mahal na Pangulo na nag-aaway-away, gusto ng ating mahal na Pangulo na magkaisa, magtulungan para ihahon ang bansa natin. Subalit mga kababayan, sa mga ganong pangyayari, sa ganong ginawa ni Vice President Sara Duterte, eh parang iniisip niya lang sarili niya, hindi yung presidente natin, hindi rin iniisip na mapapahiya sa ginawa niya. Pero siyempre mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, mahaba ang pag-uunawa at may respeto sa ating Vice President. Tingin niyo mga kababayan, inalis ba siya sa DepEd? Nagtiwala pa rin ang ating mahal na Pangulo sa kanya. Sinabi ng ating mahal na Pangulo, naniniwala siya na kaya niyang gawin ang trabaho niya sa DepEd. Iyan ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Iyan mga kababayan, isang pagrespeto yan. Pagrespeto sa kay Vice President Sara Duterte. Subalit, dapat iyan ay respetuhin din ng kampon ng mga DDS. Kasi ang taas ng respeto ng Pangulo sa Vice Presidente. Sa mga DDS na yan eh. Dapat respetuhin nila. Huwag nilang siraan na sirain si Pangulong BBM. Kasi totally mga kababayan, wala naman silang naririnig na paninira galing kay Pangulong BBM. Bakit galit na galit sila kay Pangulong BBM? Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, may magandang nagagawa dito si Pangulong BBM sa bansa. Ayaw nilang masapawan ang ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya sabi nila, wala daw mano ginagawa ng ating mahal na Pangulo kasi nga pikit mata sila, hindi nila nakikita kung ano ba talaga ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kahit nakikita nila yan, hindi ho nila hinahangaan yan kasi isa lang po ang nasa isip nila na hinahangaan nila, si Pangulong Duterte lang. Pero kung tayo'y may tiwala sa gobyerno at nagkakaisa tayong mga Pilipino, ma-appreciate natin yan, makikita natin na ganun pala ang ginagawa ng gobyerno natin. Diba? Ganun dapat eh. Kung sinuportahan nyo si Pangulong Duterte, kasi ako support ako kay Pangulong Duterte noon eh. Kasi maganda naman ang ginawa niya. Ngayon, kay Pangulong BBM, support pa rin ako kasi maganda naman ang ginagawa niya dito sa bansa. Tulad yan mga kababayan, tumaas ang ekonomiya ng bansa dito. Dumami ang trabaho sa bansa natin. Diba? Ayaw din nila tanggapin yan. Sinasabi nila nagkakalat ka lang ng fake news. Hindi sila naniniwala kasi nga mga kababayan, one-sided lang tingin nila eh. Kay Duterte lang sila nakatingin. Yan ang maganda talaga ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi nila tinitingnan ngayon, maganda rin ang ginagawa ni Pangulong BBM. Diba? Yun lang po mga kababayan eh. Kung nag-support po tayo doon kay Pangulong Duterte, support din natin ngayon. Isang tabi po ang politika. Isang tabi po natin yan. Kasi matagal pa ang 2028. Sigurado naman, nasusuportahan ni Pangulong BBM kung sakali tatakbo si Vice President Sara Duterte. Kasi mataas ang respeto niya sa mga Duterte. Yun lang po mga kababayan. Subalit ito kasi, itong mga DDS, yung talagang garapal na, no? Kung ano-ano na lang pinagsasabing pangbato sa ating mahal na Pangulo. Alam nyo, naniniwala kasi kayo kay Maharlika, Vic Rodriguez, Glyn Chong, at saka si Trixie na yan. Kasi hindi binigyan yan ng posisyon sa gobyerno. Kung ano-ano na lang ang lumalabas sa kanilang bunganga. Siyempre mga kababayan, tingnan nyo, kung ano-ano na lang sinasabi ni Glyn Chong, ni Attorney Vic Rodriguez, ni Trixie, ni siya pa isa, ni Maharlika. Yan yung mga tao na yan, niya hindi dapat pinagkakatiwalaan. Alam nyo kung bakit? Kasi ang lumalabas sa kanilang mga bunganga ay puro lang salita, walang ipinapakitang totoong ebidensya. Kasi kung meron ho yan silang ebidensya na hinahawakan, matagal na po nilang inilabas yan at ipinatanggal si Pangulong BBM. Ibinigay na nila yan sa mga Duterte na naninira kay Pangulong BBM at inilabas na nila yan nang makita ng taong bayan at mapatalsik si Pangulong BBM. Eh wala eh. Wala ho silang ilalabas kasi walang katotohanan. Puro lang bunganga. Itong mga sinasabi nila, 16 billion na tagong yaman ng pamilya Marcos, ibabalik na pa, pero magpapatuta muna sa Estados Unidos. Eh saan nyo gusto magpatuta? Sa China? Tingnan nyo nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Sino ang kawawa?
tayo, mga mangingisdang Pilipino. Hirap na hirap pa kapangisda dyan sa West Philippine Sea dahil sa mga nakaraang administrasyon. Anong ginawa nila dyan sa ating mga teritoryo, pinagkasundo sa China? Oh, ngayon si Pangulong BBM, ipinaglalaban niya ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea at ng bawat Pilipino at mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Tingnan niyo mga kababayan, dumami na ang mangingisdang Pilipino ngayon dahil sa pagsuporta ng atin mahal na Pangulo. Ang BPAR, PSG, Philippine Coast Guard natin, andyan palagi nagdi-deploy kasi nga binabantayan itong atin mga mangingisda. Kasi mga kababayan, pag walang bantayan, haharasin na naman ang mga barko ng China. Kawawa lang ang atin mga mangingisdang Pilipino. Ayun lang po mga kababayan. Ikaw, ano ang masasabi mo rito? At siyempre hanggang dito na lang, maraming salamat at magandang araw po sa inyo.